Okay guys, so ito yung ating bagong install na mini driving light version 6. So dito natin siya pinwesto, nilagyan na lang natin siya ng bracket. Okay, so testingin natin. Go beam, high beam, passing light. Go beam, high beam. Okay. Okay guys, so mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ko siya ginawa. Okay. Okay guys, so magkakabit tayo ngayon ng mini driving light version 6 dito sa Aerox version 2. So tuturo ko rin sa inyo kung paano siya taggalin yung pairing siya, paano siya baklasin. So tinaggal na natin yung mga tornilyo dito, isa, dalawa. Tapos pagtaggal nito, susundutin nyo lang siya dito. Kasi may clip yan dyan. So yan, sundutin nyo lang. So yan, aangat na siya. Yan. So ito yung dalawang clip na nakasaksak sa kanya. Isa, dalawa sa taas, tapos ay dito sa gitna, tsaka dito sa baba. So yan. So angat lang, pasundot lang pataas. Huwag pahila kasi hindi siya matatagal. Okay. Tapos dito may tornilyo rin siya, tatagkalin niyo. Dito, dito. Tapos so, tinaggal ko na para mabilis. Dito. Ano. So ganun din sa kabila, tatagkalin niyo lang yung mga tornilyo doon. Tapos susungkitin niyo lang siya para umangat. May apat nga pala yan dito sa likod sa aunahan niya, sa inner fender niya na tox, so tatagkalin niyo rin. So ganito ang itsura niya. So susundutin niyo lang sa gitna, sa post bunot na. Yan. Tapos sundot niyo lang dito sa gilid. Yan. Okay. So ganoon din dito sa kabila. So pag natagkal nyo na yung mga tornilyo dito sa gilid, pwede nyo na rin itong iangat. So kagaya doon sa kanina, sundutin nyo lang dito. Ay, may hindi pa pala tayo guys natatagkal. So may dala pala siyang tornilyo sa ilalim. So yan, ito. So nalimutan natin siya tagkalin kanina. So bukod dun sa apat na tox dito sa inner fender niya, so meron siyang dalawang screw sa ibaba. So kailangan nyo rin siyang taggalin. Okay, ito yung isa. Tapos sa kabila may isa pa. Isa. So ilagay lang natin dito. Yan. Tapos pwede na natin siyang taggalin. So, kagaya doon sa kanina, sundutin lang natin siya. So yan. Tapos dito sa gilid. Okay. Yeah.
kapag umangat na yan, madali na yan. Yan. Yun. Okay. So, pagkatagal na natin, may kailangan yung 10mm na pangkalas. So, may dalawa dito itong 10mm. Tatagalin nyo siya. So, dalawang 10mm na tornilyo sa dalawa. Tapos lagay lang natin dyan. Tapos taggalin nyo yung mga socket dito. So yan, sa dalawa. So yun. Kahit yung dalawa lang. Tapos pwede nyo na siyang iangat. Okay. So ganun din sa kabila. Okay. Okay. So ganun lang tagkalin yung kanyang headlight. Yung pinakambuong front ano niya. Headlight assembly. Okay. Next. So ito namang side. So kailangan nyo lang sundutin yan. So may dalawa pala tuntok sa ilalim. Di ba pala natin natatagdan. So tagkalin nyo lang yung dalawang tok sa ilalim. Isa. Yan. Isa lang pala guys. Dalawa pala nabanggit ko. So yan. So ang technique dyan, para mas madali nyo tatagkalin, huwag nyo ito unahin tagkalin. So unahin nyo itong kulihang part nya. So pagkaangat nyo nyan, diretso na yan. Yan, kunting angat-angat na lang yan. Ito yan. Tapos may isa nga pala yung tornilyo na katago dito bago nyo siya tuluyang maangat. So open nyo lang yung kanyang fuel tank. So yan. So kailangan nyo tagkalin itong isa na to. Ito lang isa. Itong nasa gilid. So kung tatagkalin nyo yung kabila, so itong kabila rin. So yan. Isa. And then tagkal na. Okay. So ngayon pwede na tayo mag wirings. Kasi dito na tayo magpapadaan. Bukas na yung kanyang kaha. So magwa wirings na tayo. Kakabit natin dito mini driving light version 6. Okay, so start na tayo. Okay guys. So wiring naman tayo. So meron tayo dito ng dalawang wire. So itong black, so sa negative lang siya o sa ground ng ating battery, tapos itong isa okay, so kabit na natin siya. So dito sa binaklas nating side bearings niya, so isusuot nyo lang itong wire natin dito. So diretso na yun sa battery.
Okay, so yan. So ito na siya. And then itong black sa brown. So pwede na natin yan itap. Tapos itong may fuse sa positive. Tapos bago natin i-wire itong kanyang kadugsong, tagkalin muna natin yung fuse. So yan. And then secure natin ang tape. Okay guys, so ito na yung ating wire. Okay, ito yung ating wire. Lalagyan lang natin ang tape. Sukatin natin itong wire hanggang dito. So dito tayo maglalagay ng relay. Okay, so pwede na hanggang dito. Tapos suot lang natin ito dito. So suot lang natin siya dito, pagagapangin natin hanggang makarating dito sa una. So ayan. Okay, so na ito na yung ating pinagapang na wire. And then itong wire dito na galing sa battery, secure lang natin siya ng cable tie. Para malinis. Okay. So dito na tayo sa una. Okay, so ito ang ating relay. Yan. Okay. So dito, so itong pula, ito yung galing sa positive ng ating battery, yung naka-fuse. And then itong black, ito yung ground. So sa relay, yung kanyang number 30. So yan. So yung number 30 ng relay, ikakabit nyo siya dito sa positive na galing sa battery, yung naka-fuse. Oh,
Okay. So dito, ito yung balas ng ating mini driving light. So pagsasama-samahin lang natin yung magkakakulay. Okay, so black to black. Yellow to yellow. So ito yung low beam yellow, black ground. Tapos red yung high beam niya. So red to red. Tapos white, ito yung kanyang magiging passing light. Okay, so dito, itong ground, itong wire na galing sa negative ng battery. So isasama natin dyan itong black ng ating or ground ng ating balas. Tapos isasama na rin natin itong ground ng ating relay. So yan. So magiging tatlong wire na siyang magkakasama. Ground galing sa battery, ground ng ating balas, tapos ground ng or number 85 or 86 ng ating relay. So pagsasama-samahin lang natin yung tatlo. Okay, next. So kung ayaw nyo ma-void yung warranty ninyo dahil sa wirings, so pwede kayong mag-tap. So isang wire na lang naman ang kailangan natin dito para magbuhay yung ating relay. At yun ay yung accessory wire natin. Okay. So dito, so di ba may charger ang ating, may built-in na charger na ang Aerox. So sa likod nun may makikita kayong socket. So ito. So ito yung papunta sa charger ng motor ng inyong ng cellphone ng motor. So yan. So may dalawa itong wire, isang kulay brown at isang kulay black. So para hindi na kayo magbalat o magsugat ng wire, bunutin nyo lang tong socket na to. Tapos magready kayo ng isang wire. So itatap nyo ito dito sa kulay brown. So yun ang accessory wire ng Yamaha. So doon nyo lang siya itatap para hindi na kayo magbalat o magputol ng wire. Pag gusto nyo ibalik sa stock, so bunot-bunot lang kayo. Hindi nyo na kailangan magbalat. So tingnan nyo lang yung tapat nya. So brown. So brown siya galing dito, mula dito. And then yung dulo nya, so yan. So dyan kayo magtatap sa kulay white na may lining na red. So yan. So suot nyo lang yung inyong wire na binalatan. Suot nyo lang dyan. Tapos lagyan nyo ng tape. Pag naisaksak nyo na siya, lagyan nyo lang ng tape para sure na hindi siya ma-detach o mabubunot. So yan. Okay. Tapos sukatin nyo lang hanggang doon sa may relay. Yan. Balitan nyo lang. And then itap nyo dito sa isang trigger ng ating relay. So yung kanina number 85 sa ground, so number 86 sa positive naman. So pag naikabit nyo na itong accessory wire natin,
So yung positive na galing dito sa ating socket ng charger ng cellphone. So itong 87 niya naman ang sunod natin na isas iwa-wire. So naikabit na natin yung three-way switch niya. So na ito siya, dito natin siya pinwesto. Pinasok natin yung wire niya dito, tapos pinalabas natin dito. So yan. So yung kulay blue, ito yung pinakang supply niya. O yung common ng ating three-way switch. Tapos yung black, low beam, tapos brown, high beam. So yun, sa number 87, itatap natin yung kanyang supply o common. Okay. Next, dito naman tayo sa ballast. So yung kulay dilaw, low beam. So i-coconnect natin siya dun sa low beam ng switch. So itong kulay black. So pagsasamahin lang natin dalawa. Yellow to black. Next, yung high beam. So itong kulay red. Tatap naman natin siya dito sa kulay brown ng ating three-way switch. So yan yung kanyang high beam. Okay. Tapos itong white, so ito yung sa kanyang passing light. Okay. So pwede na natin yung i-testing. So balik lang natin itong fuse dun sa tinaggal natin kanina sa kanyang fuse box. Tapos try muna natin kung nagana. Pahin lang natin itong mini driving light. I-tap natin dito sa socket ng kanyang ballast. Ayan. Tapos buhayin natin ito siyan. Try. Ayan. So low beam, high beam. Low beam, high beam. Okay. So goods na yung wiring natin. Guys, so yan, nakabit natin yung pairings nya. So hindi muna natin ito kinabit. Ito stayin muna natin siya. So bahayin lang natin ulit. So yan. So low beam, high beam. Low beam, high beam. So yan. So ito yung bracket nya. So yan, dyan lang sya nakapesto. Okay guys. So fix ko lang ito.
guys. So ito yung ating bagong install na mini driving light version 6. So dito natin siya pinwesto. Nilagyan na lang natin siya ng bracket. Okay, so testingin natin. Go beam. High beam. Passing light. Low beam, high beam.